Okay, so this question comes from Melinda Colado o Colliado, double L. So, Melinda. So, tanong niya, paano turuan i-mindset yung leader ko kapag medyo ma-pride at may duda pa sa company'ng pinasukan namin? So, yun. Maraming salamat sa tanong mo, Melinda. So, once again, meron ako nasagot na ganito na similar na question. Hindi ko maalala kung saan ko siya ginawa, pero dahil hindi ko maalala kung saan ko ginawa yung video na yun or kung saan ko siya sinabi, ayun yata yung video ko na ano gagawin kapag natutulog yung leader. So, hindi siya katulad nito. Similar, pero hindi katulad nito. Pag natutulog daw yung leader. So, ibig sabihin inactive. Okay, so Melinda, ito yung masasabi ko. Hindi leader yan. Magkaiba yung member o yung downline sa leader. No? So, first of all, kailangan nating itama kung ano yung definition ng leader. So, para at least naiintindihan nyo kung ano ang isang leader. So, unang-una sa lahat, ang katangian ng isang leader ay humble. So, dun palang bagsak na siya, so hindi siya leader. Humble ang isang leader. Ang isang totoong leader ay humble. Willing makinig at willing matuto. Willing ibaba ang pride niya. Open makinig sa iba. Especially sa mga mentors at mga uplines niya. Number one, nakatangian ng isang leader. Number two, may kusa. Hindi mo na kailangan sabihan. Kukusa yan. Diba? And ikatlo, siguro na ano na katangian ng isang leader, ay meron siyang heart of for service. So, willing siyang tumulong. Willing siyang mag-serve na walang hinihinging kapalit. So, ito, madalang makuha ng isang leader. Ngayon, yung mga katangian na yan, hindi yan inborn sa isang leader. Hindi yan, walang pinanganak na may ganong tatlong bagay na yun. Lahat tayo pinapanganak ng nakahubad. Na walang alam sa mundo. No? So, yan ay depende sa kung paano siya pinalaki ng magulang niya. So, ako, nung nagsisimula ako, dun sa tatlo na yon, isa lang yung meron ako. Hulaan nyo dyan sa comment kung ano yung meron ako. So, i-post mo muna yung video, tapos hulaan mo kung alin dun sa tatlo yung meron ako. Humble, may kusa, at saka heart of service. Alright? So, comment mo dyan sa ibaba, yung hula mo. Okay, so yan. I assume na nang hula ka na. Okay, dun sa tatlo, ulitin ko, humble, may kusa, at saka heart for service, yung pag-serve sa tao. Sa tatlo, isa lang yung meron ako nung nagsisimula ako. May kusa. Tama ba yung sagot mo? Okay, may kusa ako, pero hindi ako humble. Ma-pride ako at wala akong heart of for service. Makasarili ako nung nagsisimula ako. And normal naman yun. Karamihan naman nagsisimula ganun. Madalang naman yung, madalang yung mga gusto agad mag-serve, gusto agad tumulong. Pero sinasabi ko sa mga may puso na ganun, yung mga may pusong mamon ba? Yung mga mababait na tao. Hindi kasi ako mabait eh. By nature, hindi talaga ako mabait. Pag meron ako mga member na ganun, marami ako member ng mga mababait. Actually, mababait yung mga members ko, even yung mga leaders ko, ako lang yung hindi sa kanila. Alam nila yun. So, pag meron akong gano'n na member, sinasabi ko sa kanila na bago mo tulungan yung iba, tulungan mo muna yung sarili mo. Kasi hindi mo maibibigay sa iba yung wala ka naman. So, gano'n yun. Para sa inyo mga matulungin. Di ba? Bago mo tulungan yung ibang tao, tulungan mo muna yung sarili mo. Okay? Unahin mo muna yung sarili mo. Hindi ibig sabihin nun ay makasarili ka. Ibig lang sabihin nun ay marunong kang rumispeto at mahalin yung sarili mo. Kasi ang makasarili, ang ibig sabihin ng makasarili o sakim o ganid, sarili lang ang iniisip. Ang sinasabi ko ay unahin mo ang sarili mo. Yun ang sinasabi ko. Unahin mo. Hindi ko sinabi na sarili mo lang isipin. Okay, so balik tayo sa sinasabi ko yung tatlong katangian. Sa tatlo na yun, kusa lang yung meron ako. Naalala ko yung sabi ko sa upline ko before, yung unang upline ko. Sabi ko sa upline ko, ituro mo lang sa akin kung ano yung kailangan kong matutunan, tapos pabayaan mo na ako. Ganong klase ako na new member na nagsimula ako sa network marketing. Ayoko kasi ng pinakikialaman ako. So, mag-feel ako ng akin, wala naman ako sisisihin eh. Ako yung gumawa nun. So, bakit kisisisi sa iba? Diba? So, yun ang meron ako. Kusa, humble attitude, wala. Natutunan ko na lang rin yan later on dahil hinumble ako ng sitwasyon. Huwag nyo na sanang pagdaanan yung ganong bagay para bago pa kayo maging humble. Na yung sitwasyon pa yung magpapahumble sa'yo. And yung heart for service, natutunan ko na lang rin yan. Sabi nga, tawag nga sa akin ng upline ko dati, Boy Benefits. Yung tawag niya sa akin dati kasi hindi daw ako gagawa ng isang bagay kung wala daw akong magiging benefit. Or kung wala daw akong panalo sa ginagawa ko. Yung tatlo na yon ang katangian ng isang leader. And karamihan ay natututunan siya. Hindi agad meron ng tatlo.
Kung meron kang makuha na member na meron ka agad nung tatlo na yon, nagsisimula pa lang siya, hindi pa rin siya leader. Okay, hindi pa rin. Potential. Okay, may potential. Lahat naman tayo may potential maging leader, pero hindi lahat magpapaka-leader. Kasi either kakulangan sa leadership training or hindi nila alam kung anong benefits ng leader. So, wag niyong i-confuse yung terminology pagdating sa leader at member, ordinary member at leaders. Kasi hindi sila parehas. Diba, meron kasi ako mga member na naririnig na ini-introduce nila yung bagong member nila sa upline. Ang pakilala, upline. Ito nga pala si Bogart, bagong leader ko. Paano naging leader yun? Kakasimula nga lang. Diba, parang mo na rin sinabi na, alam mo yun, halimbawa meron kang anak tapos nag-enroll sa college ng engineering, kaka-enroll pa lang, pero ang pakilala mo, oh mga tropa, ito nga pala yung anak ko, engineer. Ha? Kaka-enroll pa lang, paano naging engineer yan? So parang ganun yung nangyari. Huwag niyo i-confuse yung terminology ng leader at saka member. So kung yung member mo, isipin mo yun, yung tanong ni Melinda, tama ba? Melinda? Ay anong paano i-mindset kapag kayong leader ay may ma-pride tapos may duda pa sa company? May duda. Wala kang makikitang leader na nagdududa sa kumpanya. Unless kaduda-duda talaga yung kumpanya or dumating na sa point na kaduda-duda na yung kumpanya. Pero kapag ang isang kumpanya ay matatag, legit, maganda yung credential at stable, hindi magdududa ang leader dyan. Ang leader hindi nagdududa. Diba? Sa ganung bagay. So, kailangan mo maintindihan yung point na yun. So, I'm sure, kung si Melinda ay nanonood nitong video na to, i-comment mo dyan kung kailan, nung tinanong mo ito, kailan nagsimula yung member na yun, gano'n na siya katagal. I'm sure bagong member yan. Wala pa yung 6 months. So, hindi leader yung gano'n. Hindi mo wag mo silang ituring na leader at wag mo silang iparamdam sa nila na leader sila kasi hindi sila leader. Hindi pa. Okay? So, ang importante na matutunan ng mga ganun, ng mga baguhan, meron akong ginawa hiwalay na video, so hindi ko na-explain dito. Meron akong ginawang hiwalay na video regarding sa kung ano yung dapat ituro sa mga bago. So ngayon, medyo mahaba yung video na yun. Yun yung panoorin nyo, hanapin nyo dito sa channel ko. Or search nyo na lang kung ano yung dapat ituro sa bagong downline. So, with yung pangalan ko, Carl Serrano, K. Hanapin nyo na lang, yun, mga sa 40 minutes yata ay na training kasi mahabang training yun. Ano yung mga dapat mong ituro sa bago? Yun ang dapat yung gawin. Kung ano yung sinabi ko doon, yun yung dapat yung ituro. Sa bago. So, ulitin ko, wag nyong ituturing or wag nyong i-confuse yung terminology ng leader sa bago, sa member. Magkaiba ang leader sa member. Ang leader ay yung may katangian na gano'n na sinabi ko and at the same time, may experience at may resulta na. Kasi kapag ginagawa niya consistently yung tatlong bagay na yun, di ba, kusa, humility at saka yung service sa tao, may grupo na yan. Magkakagrupo yan in the future, kikita na malaki. Yun, leader. Okay? So yun, makikita mo yung, mako-confirm mo na leader siya base sa resulta na gagawin niya in the future. And once again, hindi porket meron nung tatlo na yun, magiging leader na agad. Potential pa lang. So it's up to you bilang upline para ilabas yung potential na yun. Pero kung bago ka pa lang rin, di iasa nyo sa sistema nyo. Kung meron na kayong sistema in place, leadership training in place, so iasa mo dun sa sistema na yun. Okay, so I hope nasagutan ko yung tanong mo. Sure natin na si Melinda, kasi baka Melinda ako na Melinda, mali pala. Oh, Melinda, tama. I hope nasagutan ko yung tanong mo, Melinda, and para sa inyong mga na andyan sa nanonood, I hope na nakatulong sa inyo yung tanong ni Melinda. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo. And then lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite
tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, I hope marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.